What's up sa inyo lahat at welcome po muli dito sa ating bagong segment, ang tinatawag nating YouTube Shorts or Shortie, kung saan pipili tayo in random ng mga questions or comments ng mga subscribers at sasagutin natin ito ng mabilisan. Alright, for tonight's question, napili natin ang isang katanungan mula kay Zalbahe. Ayos ah, Zalbahe. Okay, sabi ni Zalbahe, basahin natin. Sabi niya, Boss, problem ko po yung lote ko, mas mababa dun sa kalsada. Paano po yung septic tank overflow? Alright, maraming salamat sa iyo, Zalbahe, sa question mo. Okay, siguro may mga makakarelate sa inyo dito sa problem ni Zalbahe, okay? It happens minsan kung in the course of time, nagkakaroon ng mga road improvements, tinataasan yung mga kalsada at naiiwan yung ating mga lote na mababa. Primarily, ang common ito sa mga sloping sites na downhill, okay, pababa. Kung saan yung mga access roads at mga public utilities or sewers ay nasa taas. Ngayon, saan mo ngayon ilalabas yung overflow or mga effluent? Pag sinabing effluent, ito yung mga partially or completely treated sewage galing sa septic tank mo. Okay? Ngayon, binasa ko ito sa mga applicable codes dito sa Pilipinas, like Clean Water Act, National Plumbing Code, Sanitation Code, etc. May mga pagkakataon na pinapayagan na magkaroon ng seepage pit. Okay? So, in the absence of public sewers or yun nga, kung mababa yung lote mo, pwede mong ilabas yung effluent galing sa septic tank mo papunta sa seepage pit. Ang seepage pit ay isang porous na compartment kung saan ma-absorb lang siya doon yung partially treated water, gray water, in the case of septic, parang partially treated na siya kasi galing na siya sa septic. Pwede siyang ilabas doon sa tinatawag na seepage pit, okay? Minsan masonry lang siya, tapos tinatabunan din ng mga sand and gravel, tapos mag-absorb lang siya pababa. May mga nabibili ng mga seepage pit gawa rin sa concrete na mga butas-butas, okay? Pupunuin din yun doon ng gravel tsaka sand. Yung mas malaking prototype ng seepage pit ay yung mga tinatawag na absorption field. Kung malaki yung ano, yung effluent, malaki yung volume, mayroon itong mga perforated pipes na nakalagay doon sa absorption field. Ilalabas doon yung mga effluent, i-absorb siya sa lupa. Okay? So, parang ganito yon yung seepage pit na sinasabi ko. May mga instances din na bawal talaga ang seepage pit, okay? Kaya kagaya sa nagkaroon tayo ng project sa somewhere in San Pablo at malapit siya sa Laguna Lake, may mga local ordinances na kailangan mo mag-comply pa rin sa ano nila, ordinances. So ang mangyayari, ang effluent mo, ilalabas mo doon sa compartment tapos ipapump mo pa rin talaga pataas doon sa public sewer. Maiwasan na magkaroon ng contamination doon sa lake. Ayun lang, I hope nasagot ko yung katanungan mo. And sa mga nanonood dito ngayon, inanyayahan ko kayo na mag-comment kayo sa mga katanungan nyo at sasagutin natin yan. At please, don't forget to subscribe. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless.